guys! Kumusta? It's been a long time. Eto ulit ako nagbabalik kasi I decided na i-vlog to. And by the way, it's Monday today and Saturday ba? Aba. So sa Sabado, magkikita kami nila Irish Cup, Rice Cup. Kasi pupunta sila dito sa California. And nagkataon na yung event na pupuntahan nila ay mga mahigit 2 hours lang ang layo sa amin. Matagal na talaga namin gustong magkita kahit before pa sila nag-start mag-vlog. And actually, nung March din, magkikita din sana kami nung March kaso hindi sila natuloy. So, finally, bali isisingit lang namin tong pagkikita na to kasi alam kong busy sila and busy din kami. Actually, matagal na kaming magkakilala ni Irish bago pa ako mapadpad dito sa US. Siguro mga 2015? So, 2015, magkakilala na kami kaya sa Facebook lang and never pa kami nagkita kasi nga sobrang layo. Eh, ngayon, may chance na kasi yung asawa niya nagda-drive naman ng truck. So, ngayon, nakakapag-drive sila sa iba't ibang states. And not just that, ang aming mga asawa ay friends din po sila sa Facebook. Hindi yung friends na friends lang sa Facebook. Yung friends na magkaibigan sa Facebook na nagkaka-chat minsan. Kaya ayun, finally magkikita na rin sila. And then yung mga anak namin, minsan nagkaka-chat sila sa Facebook, nag-video call, lalo na si Ian, minsan nangungulit kasi naghahanap ng kalaro. Kaya minsan kinukulit niya si Mia. Tapos ang magre-reply minsan yung nanay with pa-selfie pa. And by the way, gusto ko ipakita sa inyo ang aking kuko. Diba? They look like they're done at the salon. Pero ako lang po ang gumawa niyan. So instead of acrylic, kasi hindi naman ako marunong mag-form ng acrylic, ang ginawa ko ay dip powder. So, nung Mother's Day, sabi ng asawa ko, ano daw gusto ko for Mother's Day, sabi ko, bilan niya na lang ako ng mga kailangan ko para sa kuko. Kasi ang gastos, I get my nails done every 2 weeks and I spend $60 every 2 weeks. Worth it naman, kaso hindi lang ako agree doon sa kung paano nila tanggalin yung acrylic kapag magpapa-full set na ako. They pry them off instead of soaking them off. At naiintindihan ko naman dahil mahalaga sa kanila ang oras, kaya ayaw nilang mag-antay na magbabad ng kuko sa acetone. Kaya tinutuklap na lang nila ng ganun. Kasi nga, diba, syempre maraming ibang mga clients na nag-aantay. At ikita nga naman sila ng mas malaki kung hindi nila sasayangan yung oras nila sa pag-aantay ng... Parang hindi ko siya ma-explain na maayos. Sa pag-aantay na matanggal yung kuko kapag binabad. So, ayun. So, I decided na ako na lang ang gagawa ng kuko. Ako na lang ang magbababad. Mas tipid pa. Hindi naman siya unhealthy. Hindi naman siya masama sa kuko. Ang masama yung pina-pry off, yung tinutuklap yung kuko sa nail bed mo. Nail plate. Basta sa kuko mo. Sa ibabaw ng kuko. So kung may time pa kami nila Irish ay magpapraktisan ko ang kanyang mga kuko. At sana hindi niya pagsisihan. So, sabi ni Irish, mag-voiceover na lang daw ako. Anyway, it's Friday morning here sa Oceanside. Dumiretso kaming Oceanside. Lagpas siya ng LA, tabi lang ng LA. Kasi bibisitahin namin yung bayaw ko. Bali, dito kami magpapalipas ng gabi. And bukas, tsaka kami bibiyahing LA para i-meet sila Rice Cup sa fashion show. Sa mga sandaling ito, sila Rice Cup ay nasa Las Vegas pa. At kasalukuyang humihilik pa. Pero itong araw din yung biyahe nila sa LA, kaso bukas pa nga lang kami magkikita. And then Sunday, baka uwi na kami sa amin. Uwi na daw. Abangan natin ang mga susunod na pangyayari. May epal kami dito. Epal. Nagde-date kami eh. Kung alam ko lang natatambay kami sa tabing dagat, nag-ready sana ako. Wala akong kaalam-alam, wala sa isip ko na tatambay kami dito, kaya hindi ako ready. Wala akong hat, wala akong summer dress o beach dress, dahil kung hindi, rarampa talaga ako dito. At ayan, mukhang makulimlim, walang araw,
Pero malakas siyang makaitim, malakas siyang makasunog ng balat. Kasi dito, dry, walang moist yung air. Kaya kahit walang araw during the day, malakas siyang makasunog ng balat. Kaya naman patambay-tambay lang kami dito kasi ang check-in namin ay alas 3 pa ng hapon. Ayan, naging kayumanggi na siya dahil araw-araw siyang nakabilad sa araw. Ano daw? Sinong mag-aakala na dito ko pa makikita si Patrick sa SpongeBob? Sana mapatawad niya ako. O, diba? Ang galing nila mag-promote ng movie. Ayan ang inaabang-abangan ng asawa ko. At ayun na nga, nang matapos ang araw na to, kaming mag-anak ay mga sunog na. So nag-check-in na kami and konting pahinga. And then lumabas ulit to grab some dinner. After dinner, lumabas ulit kami para maglakad-lakad para hindi sayang yung araw. Total, maliwanag pa naman. So, bata pa lang ako, sinasabi na nila sa akin, nakapareho ko daw nanay ko maglakad. Never ko nakita lakad ko until I started making videos. At medyo naalibadbaran ako. Ganun pala ako maglakad. Hindi ko sinasabi pangit lakad ng nanay ko ah. Iba lang talaga kapag nakikita mo na yung sarili mo sa video or naririnig. Kahit nga yung ngipin ko eh, keri lang kapag nakikita ko yung ngipin ko sa salamin. Though I always knew na hindi naman perfect yung ngipin ko. Pero nung nakita ko na yung itsura ko sa mga video, aro, Diyos ko! Kailangan ko na nga talaga ng braces. Ipapahiram daw sa akin ni Rice Cup yung braces niya pag tapos na siya. Pansin ko, mas marami kang mapapansin na imperfection kapag nakikita mo yung sarili mo sa mga video kesa kapag nakikita mo lang yung sarili mo sa salamin. But the good thing is, you will learn how to accept all your imperfections. Kasi nga, wala naman na tayong choice, hindi na magbago yun. Anyway, ayan, gala-gala ulit kami sa kabilang side ng ocean side. Inaantay naming mag takipsilim ba tawag doon? Mag sunset. Nagpapalipas lang kami ng buong araw. And then pag dilim, babalik na kami sa aming hotel para magpahinga because tomorrow will be a long day. Long day talaga for sure kasi pag nagkita-kita ang mga Pinoy, ay, puro chismisan yan. At syempre, papayag ba naman akong hindi mag-picture-picture dito? Buti na lang at mapapakinabangan din talaga ang asawa ko pagdating sa picture-picture. Hoy, kayong tatlo, pwede ba umalis kayo dyan at mag-moment kaming mag-asawa? Charot!